kaitu ka ni kot ang mundo. Nilibot ang pasikot-sikot para malayo sa iyo. Eh, ang baby po namin, kumusta? I'm sorry, Mr. Guevara. Hindi namin naisalba ang bata. Pag nagharap kami ng babae niya, ipaparamdam ko sa kanya ang pait ng paghihiganti ko. Kahit anong sorry mo sa akin, hindi mo may babalik ang buhay ng anak ko! Hindi kita matatawaran! Mas makakabuti siguro kung muna kayo magharap ni Bea. Paano mangyayari yun? We live in the same house. Magkikita at magkikita kami dito. Ayoko mawala yung bata, kapatid ko din yun eh. Gagamitin na ng bruhang yun, yung mga pangyayari na yan. Para mas lalo kang masira sa daddy mo. Eh, ba't pa tayo pumunta dito? Hindi mo naman pala makikita si Bea. Baka dumungaw lang. Bah, mukhang nahulog na kay Bea. Magkakampihan pa kayo? Tingnan na lang natin kapag sinabi ko kay Tito Rico ang ginawa ng yaya mo kay Mami. She's right, Rico. Siguro mabuti pa kung tanggalin na rin natin siya. Mukhang malaki yung kita mo sa pagdadriver mo dyan kay Laziri, ah. May ano ba dyan? Extra something. Alam mo na yun. Si Raul. Oo ba? Diba si Laziri tsaka si Tia Cheska? Nababait naman sila sa akin eh. Tututusan niya, laking pasasalamat mo sa kanila. Pero, alam mo yun, ngayon gusto kong kapagsarili. Gusto kong umasenso. Tindihan mo? Rarakit ka na naman. Hindi, hindi naman. Gusto ko lang, gusto kong magseryoso sa buhay. Alam mo yun, magkaroon ako ng maayos ang trabaho. Ikaw? Magsaseryoso? Naku po! Hindi. Pare, pakinggan mo. Gusto ko lang yun para maiba naman. Kasi tinan mo, kahiyahiya na yung buhay ko eh. Ngayon, susubukan ko naman tigilan yung pagiging black sheep ng pamilya ko. Huh? Para magkaroon naman ng direksyon yung buhay ko. Walaan ko kung bakit ganyan. Dahil to kay Bea, no? Ah, magsalita. Kilala kita na cheers for the good looks. Good looks talaga. Pahaalis si Jessie Aya, Nanya. Pati niyo muna pinakinggan yung paliwanag niya. Naniwala ka agad kayo sa Francis na yon. Nakakausap ko na si Jaya Nanya mo. Sinabi niya sa akin ang dahilan na ayaw niya talaga sa Tita Sharon mo. Okay? Sinabi niya rin sa akin kung bakit. At nirespeto ko yon. Pero sinabi ko rin sa kanya na hindi ko kayang palampasin ang mga nagawa niyang mali sa Tita Sharon mo. Kaya minabuti kong palis na siya. Dad, 18 years na si Yaya sa atin. Dahil na kay Tita Sharon, paaalisin mo siya? Hindi niya kayang respetuhin ang asawa ko. At isa ba, I want you to be more independent from now on. Hindi mo na siya kailangan. Di ba ikaw na rin nagsabi, 18 ka na. Dad, pinapaalis mo lang siya kasi galit kayo sa akin eh. You know what? That's unfair. Hindi niyo dapat dinadamay ang mga tao dahil lang sa kasalanan ko! Kasalanan mo? Anong kasalanan mo? Namatay ang anak namin ang dahil sa'yo! Sa totoo lang, hindi pa rin ako makapaniwala. Ikaw may dahilan doon! Ikaw may kagagawa doon! Alam ko yun, ang kapatid mo yun. Pero pilit kitang iniintindi. Kahit mahirap, kahit masakit, tinatanggap pa rin kita dahil mahal kita, dahil anak kita. Hindi mo ba nakikita yun? And I want you to know that I still care about you. Pero ikaw ang gumagawa ng kung ano-anong paraan para lumayo sa amin. Hindi mo nakikita yun. Hindi mo nakikita kung ano nangyayari sa bahay na to. Somehow, Dad, nahihirapan akong maniwala sa mga sinasabi nyo. A lot of things have changed in this house. Pero sa tingin ko, yung pag-ibig na sinasabi nyo para sa akin, yung pagmamahal na sinasabi niyo para sa akin, bago na rin. Huwag po kayo magpalit, ha? Baka mamaya, mapuyat na naman ako sa kakahintay sa inyo. Kumauna ka na matulog.
Sige, ma. Ingat po kayo. Tay. Susi ka. Sino yan? Bakit mo kaya niwan susi mo eh? Ay! Upo ka muna dyan. Upo ka muna dyan. Sasara ko lang yung pinto. Ay, kaya ko naman. Ay, okay. Okay. Ano ba nangyari sa'yo, Darwin? Ano ba Kaya ko ba? Upo lang ako. Hindi ako lasing. Ah, hindi ka lasing? Hindi ako lasing. Hindi ka nga makatayo na maayos? Darwin! Ba? Tayo. Tara na, higa tayo. Higa ka sa sofa, oh. Nagkainuman kami ni Merv. Tagal kami, hindi uminom eh. Tapos, dami namin na pagkwentuhan. Oo. Namiss ko like, minom. Nagkatuwaan lang kami. Ah, nagkatuwaan lang kayo. Eh, bakit? Lasing na lasing ka. Darwin, alam mo ang pinag-usapan niyo, ha? Pamilya mo na naman. Mami mo. Mga kapatid mo. Mga angst mo. Ano pa? Mga tampo mo. Parang sobra ka naman nag-enjoy. Ayan. Lasing ka. Kakainis ka talaga. Bakit ba kasi? Ikaw pa yung nagustuhan ko. Kuya. Kuya. Walang iyakan, ha? I tried talking to Dad, pero... Sinumbong ko na sa dada mo yung mga ginagawa ng madrasta mo. Kaso wali talaga, eh. Kung ikaw nga na anak, hindi pinaniwalaan. Ako pa kaya, nayaya lang? Paano ako ngayon? Sino kakampi ko dito pag umalis ka? Huwag kang susuko, Bea. Nandito pa din ako para sa'yo. Kung kailangan mo ng kakampi, isang text lang. Pupunta ka agad ako dito. Kung gusto mo, sama ko pa lola mo eh. Kigirahin namin lahat ng mga away sa'yo. Tsaka nandyan pa naman si Siri. Madami pa kami sa likod mo, Bea. Excuse me. Bahay ko ba to? Ikaw ba si Ziri? Umiinom ka? Bakit? What's going on, Ziri? Hindi ikaw yan. May ginawa ba sa'yo lalaking to? Hindi ko dapat ito nararamdaman, Ma. Hindi ko siya dapat nagugustuhan. Umiwas na ako eh. Alam ko masasaktan lang ako. Pero bakit ganito pa rin ang nararamdaman ko? Sinasabi ko na nga ba? Bakit ko pa rin siya gusto? Ayoko na, Ma. Ayoko na.
Di bale. Dadalaw na namin kita dito. Ha? Ganun umiyak. Pati tuloy ako naiiyak sa'yo eh. Tsaka, pag nag-asawa ka na at nagkaroon ka ng baby, ako pa din kunin mo yaya ha? May naman. Kasi magtatampo ako sa'yo pag hindi ako kinuha mo yaya. Pero wag pa muna yun ngayon. Ha? Tapos ka muna ng pag-aaral. Ha? Kasi yun ang gusto ng mami mo at daddy mo para sa'yo. Oo naman, Yaya. Mag-iingat ka dito, ha, darling, ha? I knew it. Kahit hindi mo aminin, I knew you were falling for this guy. Pero hindi akong gusto niya, ma. Si Bea. Alam mo, hindi kasi natin kayang turuan ng puso kung para kanino siya titibo, kung sinong mamahalin niya. Malas mo. Ikaw, ako, we fall for the wrong kind of men. It's a curse. It's a tragedy. Kaya nating ibigay ang lahat sa kanila, pero hindi nila kayang tumbasan ang pagmamahal na binibigay natin. Sige lang. Ilabas mo lang yan. Iiyak mo. Para kagaya ng tama ng alak, bukas, wala na yung bigat ng pakiramdam. But I should warn you. Hindi dyan matatapos yan. Masasaktan ka pa rin. Iiyak ka pa rin ng paulit-ulit. Parang ako. Tagal ko nagpakagaga. Pero alam mo, yan ang magpapatibay sa'yo. Natulog. Ziri, salamat sa kagabi ah. Hindi ko matandaan yung anong nangyayari kagabi pero alam ko, inalalayan mo ako sa may sofa. Thank you, ha. Tita Cheska, pasensya na po. Naumuwi ako ng lasing. Promise mo, hindi po maulit yun. Ba't tahimik yung dalawa? Ganit pa kayo sa ginawa ko? Lang talaga eh. Kutos lang. Ibabaong ko lang talaga to sa noon niya. Ikaw ah, pasalamat ka. At pinipigilan ako netong alaga ko dahil kung hindi, ano ngayon? Papalitan ko na ako siyang uso mo. Ay, dede, ito sa'yo. Para mas matulis. Negra! Ay, nako, tapat, Choy. Tapyas-tapyasin kita dyan. Goodbye! No, hindi kami galit sa'yo. Huwag mo kaming intindihin. Kasi, pinag-uusapan lang namin kanina yung gamo-gamo na naglaro sa apoy kagabi. Ayun, napaso, nawalan ng pakpak, nasaktan. Hindi na siya makalipad. Matigas kasi ang ulo eh. Naglaro kasi sa apoy. Tita, magpapaalam po sana ako eh. Sasamahan po ako ni Mervin mag-apply ng trabaho. Don't get me wrong, tita.
Malaki ang utang na loob ko sa pagkupkup niya sa akin dito, pero kailangan ko po hanapin yung sarili kong buhay. Ay nako, go ahead. Spread your wings. Lumipad ka ng mataas. Hindi ka namin pipigilan. Mag-ingat ka lang. Huwag ka maglalaro sa apoy kagaya ng gamo-gamo. Baka mapaso ka rin eh. Nga pala. Ito, remembrance lang. Nakasulat sa likod lahat ng ano, ng paraan para makontak mo ko. Yung email ko, andyan din yung Facebook account ko para connected pa rin tayo. Sinama ko na rin dyan yung address ko kung sakaling gusto mo akong dalawin. Malapit lang kasi yung bayan namin sa lola mo eh. Ay, oo nga pala. Yaya, pag nakita mo siya, sabi mo miss ko na siya. Makakarating. Mauna na ako, ha? Sige. Ha? Mag-iingat ka dyan. Lalo na doon sa pangak na yun. Gagawin mo ngayon. Wala ka nang kakampi. Lalaban ka pa rin. Alam ko ang gusto mong mangyari. Pero I won't give you that satisfaction. Hindi ka magagalit? O ano? Hindi ka pa rin magagalit, ha? Ayoko nang sayangin ang oras ko sa'yo. Because you're not worth it. As far as I know, sampid pa rin kayo sa bahay na to. At ayokong bumaba sa mga level ng sampid na gaya mo. Bagong saya ang dala niya sa bahay na ito. Ikaw din, nung pinanganak ka, iba din ang saya ang binigay mo sa akin. Pati sa mami mo. Akala ko, pagdating ng bagong baby, siya na magdadala ng saya sa pamilyang ito. Daddy, wala na po si baby. Nasa heaven na po siya. Diba sabi niyo po sa akin, huwag po akong malungkot? Pwede pa naman po kayo magka-baby ulit ni mommy, diba? Tama. Daddy, pag nagka-baby po ulit kayo ni mommy, aalagaan ko po siya. Papasyal ko po siya sa perya. Papakainin ko rin po siya ng ice cream. Hindi ko po siya papabayaan, Daddy. Nako, para sa mga alaga ko to. Luto ka ng para sa'yo. At Day, wala ka nang mautusan ngayon. Kaya sikasuhin mo yung sarili mo.
Bea, ano yung sinasabi mo sa pidang anak ko? Ha? How dare you? Eh, siya naman ang una eh. Kahit na, wala kang karapat na magsabi ng sampid ang anak ko. Ha? Pasuin mo ko. Eh, kung ikaw kaya ang pasuin ko. Ay! Kung kaya, sige! Ano? Huwag ako, Tita! Tita, huwag ko! Pasuin mo ako, sige! Sige! Lumabang ka ngayon! Huwag ko, Tita, Dani! Sharon! Rico, yung anak mo nagpagsimula, tinawag niya sampid si Frances. Tapos nung pinagsabihan ko siya, anong ginawa niya? Pinagdabugan niya ako. At muntik pa niya akong pasuin dito? Gusto mo ako pasuin? Hindi, hindi mo totoo yun. Hindi ko po sinadyang itulak siya. Hindi totoo, hindi mo sinadya. Ano? Lagi na lang pagka nauhuli ka, hindi mo sinasadya? Puros na lang ganyan! Ano ba talaga totoo? Hindi naman po talaga totoo, Daddy. Nakikita mo, Rico? Hindi ako kayang respetuhin ang anak mo. Kaya, hindi mo ako matatanggap. Hindi ko ipagsisiksikan ang sarili ko sa'yo. Sawang-sawa na ako, Rico. Sawang-sawa na ako ituwid lahat ng mga pagkakamali mo! At sawang-sawa na ako mag-reach out sa'yo! Ayoko na, Rico! Pagod na ako! Sharon, pag-usapan natin ito. No! You listen to me! Mamili ka. Papaalisin mo yung babae niyan dito. O kami ang tuluyan mo wala sa buhay mo. Oh, Ziri! Di ka sasabay? Sabi mo maghahanap ka ng trabaho, di ba? Dali mo na lang yung kotse. I-attend muna kita sa school eh. Pwede pa naman ah. Hindi, wag na. Teka nga, teka nga. Kanina ko pa napapansin ha. Iniiwasan mo ba ako? Hindi. Bakit naman kita iiwasan? Oh. Fine. Sige, sige. Kung hindi mo talaga ako iniiwasan, sumabay ka na sa akin. Please. Please. Yan, sasabay ka rin pala eh. Ay, dala na lang si Bea. Okay lang. Usapan natin ito ng mahina, okay? Hindi! Mamili ka ngayon! Hindi ko na kayang tumira sa isang bahay kasama yung anak mo! Sharon, she is my daughter. She's your daughter? Tama! E ako, sino ba ako sa'yo? Di ba asawa mo ako? Si Julia! Di ba anak mo si Julia? Di ba kami ang pamilya mo? Mami, Daddy, tama na po kaya! Huwag na po kayong mag-away! Please na po! Sharon. Sharon.